Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap sa ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig?" At inutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos,
kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang aking mga utos. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at maging lubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo yung mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Madalas po nating naririnig ang katagang God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Minsan ho, kinakanta. Minsan, naririnig, nakikita natin sa likod ng bus. No, God is love. Sa taas ng building, nakalagay doon, God is love. Pero ano bang ibig sabihin ng God is love? Lagi natin naririnig. Baka yung iba sa atin, yun ang nasa Facebook profile. No, God is love. O ito ho yung galing po sa unang sulat ho ni San Juan, yung salitang, yung katagang God is love. Pero ano bang ibig sabihin ni Juan sa kanyang pagsabi na ang Diyos ay pag-ibig? Ang Diyos ay pag-ibig dahil ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya.
Di ba ganun naman? Pagmahal mo, ayaw mong nawawalay sa'yo. Ayaw mong nalalayo sa'yo. Gusto mong nakikita. Gusto mong malaman kung nasan siya. Updated ka. Kahit siguro sa mga magulang, lagi nilang hinahanap ang kanilang anak pag wala pa sa bahay. Alas 5 ng hapon, nahanapin. Siguro sa iba, sa mga teenager, huwag kayong mainis sa nanay ninyo. Kung alas 6 ng bahay, ay tatawagan kayo at hahanapin at sasabihin umuwi ka na. Dahil hinahanap ka niya. Pag hindi ka na ho hinahanap, isa lang po ibig sabihin nun, wala na po siyang pakialam sa iyo. Dahil hindi ka niya na hinahanap eh. Hindi ka na naisumpungan, wala na siyang paki. Pero kung hinahanap ka, kinakamusta ka, ibig sabihin nun, may halaga siya sa iyo. Kaya huwag ka magtatampo kung hanapin ka. Tanungin ko, nasan ka na? Kahit siguro may asawa ka na, magtatanong pa rin sa iyo magulang mo, oh, kamusta ka na? Kamusta ang trabaho mo? Isa lang po ibig sabihin nun, namimiss ka ng magulang mo, magparamdam ka rin. Ano? Ang Diyos, hinahanap tayo. Ayaw niya mawalay tayo sa Kanya. At ano ang nagwawalay sa atin sa Panginoon? Kasalanan. Kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Panginoon. Kaya anong ginawa ng Diyos para huwag tayong mawalay sa Kanya? Ibinigay niya si Jesus para sa atin, para iligtas tayo sa kasalanan at manahan tayo sa piling niya, hindi ba? Sa pag-aalay ni Jesus ng sarili niyang buhay, nakamit natin ang kaligtasan. At dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos sa atin, gusto niyang maligtas tayo. Ayaw niyang mapahamak tayo. Hindi ba sa tao nagmamahal, ayaw niyang napapahamak yung minamahal niya. Ayaw niya nasasaktan yung minamahal niya. Kaya di ba minsan sa mga magulang, pag may sakit yung anak, ang gusto niya sabihin, ako na lang ang magkasakit, wag lang siya. Ako na lang ang mahirapan, wag lang siya. At ang Diyos, yun din ang nais sa atin. Ayaw niyang mahirapan at mawalay tayo sa piling niya. Dahil ang buhay na walang Diyos ay parang buhay na walang saysay. Walang kahulugan, walang kabuluhan. Pero ang buhay kung nasaan at kapiling ang Diyos, merong saysay, merong kabuluhan, merong kahulugan. At ang Diyos, no, sa pagpapakita niya ng dakilang pag-ibig sa atin, inaanyayahan din niya tayo bilang mga nananalig sa Kanya na sumunod sa Kanya. At ano ang utos ni Jesus na rinig natin sa ating ebanghelyo? Na magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. At paano ba nagmahal si Jesus? Buo. Buo. Lahat. Hindi pirapiraso, hindi tingi-tingi. Buo ang pagmamahal ng Diyos. Kahit sariling buhay, ibinigay at inalay ng Diyos para sa kaligtasan natin. Kaya, kung titignan natin, lagi natin naririnig, magmahal ka, magmahal ka. Kailangan may pagmamahal sa puso. E paano ba magmahal? Kadalasan nakikita natin yung pagmamahal sa mga pelikula. May kilig-kilig, no? Kaya yung iba siguro, pag naisip niya, ay wala na yung kilig, siguro hindi ko na siya mahal. Yung unang puro kagandahan na nakikita mo, habang tumatagal kayo, nakikita mo na yung nakakainis at nakakairita sa kanya, sabi mo, bakit nagbabago ng pagtingin ko sa'yo? Ikaw pa ba yung minahal ko noong una?
Pero, ang pag-ibig hindi lang ho yan emosyon eh. Napabago-bago. Ang emosyon pabago-bago ho yan. And that is not love. Love is not simply an emotion. But love is a decision. Pinipili ang minamahal. At ang Diyos, pinipili tayo. Kaya nga sabi ni San Juan eh, hindi sa minahal natin ang Diyos ng una, kung hindi minahal tayo ng una. Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, hindi sa pinipili ninyo ako, ako ang pumili at humirang sa inyo. Ang Diyos nagmahal sa atin ng una. At ang sukli natin sa Panginoon ay ang pagsunod sa kanyang halimbawa at mga utos. Tinuturuan tayo ni Jesus paano umibig. At ang pag-ibig na nais sabihin sa atin ni Jesus, walang ihigit pa sa pag-ibig na ito ang ialay ang sariling buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya ho ang nagmamahal, mapagbigay, di ba? Ang tao nagmamahal, marunong mag-alay at magbigay. Hindi niya iniisip kung ano yung matatanggap niya, ang iniisip niya ano ang mabibigay niya, di ba? Kaya di ba, minsan yung pagmamahal sa magulang sa kanyang anak, naalala ko ho, kumakain po ako, no? Sa isang restaurant at nakita ko ho yung tatay yung sinusubuan yung anak niya. At habang kumakain yung anak niya, syempre pagbata makalat, no? Yung spaghetti niya, nasa damit na. At yung anak niya ay gutom pa. At meron pang manok sa plato ng tatay niya. Anong ginawa ng tatay? Hinimay yung manok na para sa kanya at binigay doon sa anak niya. Yung anak yung kumakain, yung tatay tagahimay na lang. Ang gagawin nila ng tatay, tagasimot na lang. Pero, is that love? Oo. Dahil yung para sa kanya sana, ay ibinigay niya para sa anak na minamahal niya. At yun ang pag-ibig eh. Pagbibigay, pag-aalay. Hindi kung ano yung makukuha, pero iniisip natin, ano yung may ibibigay natin sa minamahal natin. At para sa ating Kristiyano, sinong mamahalin mo? E di ang kapwa mo, ang taong sa tabi mo, yun ang pagmamalasakitan mo. Di ba minsan, lalo na ngayon ho, di ba, mainit. Di ba? Pagmamalasakit siguro, no? Minsan, pag sa electric pan, may kaklase akong ganun, no? May electric pan, lahat kami naiinitan. May isa ho na haharap sa electric pan. Siya yung kukuha ng lahat ng hangin. At sasabihan namin, oy, ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Dito ka, sabay-sabay tayong susunod sa hangin. Yung tao marunong magmahal, marunong magmalasakit para sa kapwa niya, hindi yung kagustuhan lamang niya, hindi yung para sa kanya lamang, kundi ano ang mabibigay niya para sa iba. Anong maibibigay niya para sa minamalasakitan niya at sinisinta niya? Ang pag-ibig po, hindi rin po napapagod. Sabihin siguro ng iba, Father, napapagod na akong magbigay. Napapagod na po akong mag-alay. Gusto ko na akong maging masarap ang buhay. Nakataas na lang yung paa. Ako naman yung tumatanggap, Father. Si Jesus po pinakita sa atin ang daan kung paano ba mag-alay at magmahal. Siya yung perfect example natin eh. At si Jesus nagmahal ng patuloy. Dahil sa pagmamahal niya, tiniis niya ang bawat galos, paghihirap, pag-uusig. Dahil sa pagmamahal niya, niyakap niya ang pinasan ang krus at inalay ang sariling buhay
para sa bawat isa sa atin. Kaya tatanungin ninyo ako, ang pag-ibig ng Diyos ay ang pagmamahal na minsan may kalakip na sakripisyo at mga pasa at sakit. May kalakip na paghihirap. May panahon na para pakiramdam mo maubusan ka. At yung iba naman takot maubusan kaya nagiging maramot. Pero tandaan natin, ang tao na nagmamahal tulad ng Diyos, katulad ni Jesus, minsan napapagod, magpahinga, pagpagod. Pero kahit kailanman, hindi nauubusan ang taong nagbibigay. Kahit kailanman, hindi nawawalan ang tao na nag-aalay ng sarili para sa minamahal niya. Dahil si Jesus ang pumupuno ng pangangailangan natin. Si Jesus ang pumupuno ng puso natin ng pagmamahal, lalo na sa mga panahon na nahihirapan na tayong magmahal. Kaya maganda rin, no, kung sa tingin mo, yung laman ng puso mo ay galit, puot, at sa pakiramdam mo, Panginoon, parang wala nang lamang pag-ibig sa puso ko. Parang pagod na ako, Lord. Tumingin tayo kay Jesus Nazareno. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, kung paano mo ako minahal, turuan mo po akong magmahal. Kung paano mong inalay ang sarili mo para sa aking kaligtasan, Panginoon, turuan mo din ako, Panginoon, na mapuno yung pag-ibig ko ng pagbibigay ko ng sarili para sa iyo at para sa minamahal ko. Kung pagod, magpahinga. Magpahinga kay Jesus. Hayaan natin ang Diyos ang pumuno ng puso natin ng pag-ibig. Tulara ng halimbawa ni Jesus, mahalin natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, tayo po ay manalangin upang humingi ng biyaya ng ulan para sa ating bansa. Dasalin natin ang Oratio Imperata ad petendam pluviam. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming uhaw sa tubig araw-araw.
Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon upang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito nang may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pag-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang mabahagi, maglingkod, at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birhing Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamiminto namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging tapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinanugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nagain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring nagahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinuklod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
mga panawagan, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa kadagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa iyong lakas. Bilang kanyang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.